mga nagpapapagod sa atin. Isa pa sa mga factors is sobrang liit ng mga fuel capacity natin, yung mga tangke. Ibahin natin yung endurance ng big dahil mas nakakapagod to, mas maraming makukulit sa kalsada. At syempre, preparation ko, unang-una syempre yung motor. Ginawa ni Sir Mel yan. Oh, okay. So, loaded yung motor mo? Loaded yung motor. Eh, alam naman natin si Sir Mel, napakagaling umayos na yun. Ilaw. Motor. Syempre, ilaw natin dahil ang take-off natin gabi at puro bundok ang dadaanan. Kailangan meron tayong pre-sim light para swabe ang takbuhan natin sa bungabon saka dyan sa baba. Pagdating sa physical na preparasyon. Sa physical na preparasyon, ang pinagandaan ko dyan, 3 weeks before, syempre nag-workout ka na. Nagja-jogging ka, nagbabike ka, para kondisyon na kondisyon yung katawan. Ano masasabi mo sa mga enduro riders natin at sa mga future na sasali sa mga endurance? Ayan, sobrang saludo ako sa mga enduro rider na nakikita natin dito sa mga gantong events. Sobrang mataas ang respeto ko sa kanila, mga sir. And sa mga future na sasali ng endurance, syempre dapat paghahandaan mo maigi. Unang-una sa katawan mo, syempre sa motor mo, saka syempre yung mga kasama mo. Make sure mo na maayos lahat ng gamit nila, saka well-conditioned yung katawan din nila. So, maraming salamat, Boss M. Hey. Si Hammerman naman ang interview na. And we're just too young to know we fell in love the world so easy to say. And now the time the feelings of my heart. And now we're starting over again. This time we'll face all the rainy days. Welcome home, my lover and friend. We are starting over again. And now, and then, si Hammerman. Walang iba. We're just too young to know Tato dalawang oras may gigising. Tapos gusto niyo tumapos ng Scooter King. Ano kaya natapos nito?